So what's up mga ka-sugar? So mga ka-sugar, so ililibot ko kayo sa aming lugar. Papakita ko pa sa inyo kung ano itsura ng disyerto. Ayan po, yung likod ng bahay po namin mga ka-sugar, yung mga malalaking bangka. So ang dala natin mga ka-sugar, naka-scooter lang tayo. So panoorin po ang aking video ngayon. Ipapakita ko po sa inyo kung ano itsura po ng disyerto sa mga hindi pa nakakita. Tingnan nyo po. So intro muna mga ka-sugar. Ayan na po, intro. 1, 2, 3, come on! So ang gagamitin ko mga ka-sugar, to, may scooter ako dala. Hiniram ko sa aking kaibigan, kay Bitoy. Yan, yan ang gagamitin natin mga ka-sugar, yun o. Yung mga malalaking bangka, dyan po yung labas ng aming accommodation. Ganyan lang. Yan, mga factory dito mga ka-sugar. Yun, doon tayo pupunta sa labas ng gate yun. Doon makikita yung disyerto. Mga ka-sugar, matakbo tayo mga ka-sugar. Ano? Sugar, sugar. Bali kung makikita nyo mga ka-sugar yung tower na yan, eh, tower ng ano yan, ng ET Salat. Yan, disyerto yan, papakita ko sa inyo. So, hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan mga ka-sugar. Tatambakan ba nila? Yan, oh. Yan mga ka-sugar, oh. Disyerto yan. Scooter na dala ko mga ka-sugar, eh, ano lang, 33. Dahil mabigat po ako mga ka-sugar, kung hindi nyo natatanong, 104 po ang kg ko, kilo ko po ayun mga ka-sugar. Alam nyo mga ka-sugar, sa totoo lang, ang tagal-tagal ko na nakatira dito, pero dito sa lugar na to, pero mga 5 taon na ako hindi nakakapasya sa area na to mga ka-sugar. Oh, bakit dyan tayo pupunta sa area na yan mga ka-sugar? Ayun o, disyerto yan. Lubog. Sumatigas. Yan mga ka-sugar. Ayun mga ka-sugar o, kikita nyo yan. Doon. So mga bahay po yan. Ayun, may mga sasakyan doon o, na tumatakbo. Ganyan lang po yung tsura ng disyerto dito. Disyerto yan mga ka-sugar. Ayan o. Kung nakikita nyo yun mga ka-sugar, yung building na yun, kung nakikita nyo yung building na yun, yun. Ay, ayan po ang ano, hospital po ng Rasal Kaim Hospital din. So yung makikita nyo mga sasakyan yan mga ka-sugar, yung daan po na yan papuntang Al Ain, Dubai, Abu Dhabi, yung area na yan. Bali Rasal Kaim po kami mga ka-sugar. Ayan o, nakikita nyo yan mga ka-sugar. Yan ay tsura ng disyerto. Kung di sa lahat mga kasugar natin hindi pa nakakita ng disyerto, yan po ang mga disyerto, yan po ang disyerto mga kasugar. Yan. Yung may sasakyan doon, no? Mga kasugar. Yan na naabot natin na ano. Kung di natin isusumyan, napakalayo niya mga kasugar. Yan mga kasugar. Yan ay tsura ng disyerto. Yung lupa o. So ayan mga ka-sugar, nakabas tayo dahil gawa nga na pa kami dumaan ng pulisya, madahanan tayo yan. So kung ano nakikita nyo mga ka-sugar na malaking lupain na yan, eh dyan, eh nga ulitin ko po, dyan sila nagpapastol ng camel. Ang mga camel dito mga ka-sugar, ano, nakatali yung paa, dahil ang mga camel pala, pag hindi mo tinalihan ang paa, pag tumakbo yun, napakabilis. Medyo mas mabilis ng konti yung kabayo, mabilis din, napakabilis. Yung mga nagpapastol ng mga camel mga ka-sugar, napakabilib ako dyan dahil ano, gawa nga ng sobrang tatag nila sa init. Kung alam nyo lang gano'ng kainit dito sa Middle East, napakainit talaga mga ka-sugar. Pagtag init, grabe. So nakikita nyo yung mga ka-sugar, yun. Yung area na yun, simbahan po ng Katoliko yan. So may simbahan. Akala ko ng bata ko mga ka-sugar,
Walang dito sa Middle East, bawal ang ano, ang simbahan ng Katoliko, pero hindi pala. Kasi sa totoo lang mga ka-sugar, lahi namin ang pag-abroad talaga. Ako, tinapos ko lang mga ka-sugar, high school. Pero yung mga angkan namin, sa side ng magulang ko, ang tatay ko, sa side niya, ang mga tiyuin ko nasa Saudi. Talaga mga bata pa talaga kami, as in, mga bata pa, nasa Saudi na sila. Ang tiyahin ko naman, na sa kapatid ng nanay ko, nasa Singapore, kaya lahi po namin ang nag-abroad talaga. So ang ginawa ko mga ka-sugar, hindi ako ano, hindi ako naipagbarkada gaano sa mga kaedaran ko. Naipagbarkada ako sa mga matatanda sa akin, yung mga nag-abroad. Kasi interesado talaga ako mag-abroad, kasi gawa nga ng hindi ako nakapag-college, high school lang tayo. So ayun nga mga ka-sugar. So yun, nakipagbarkada ako sa mga mas matatanda sa akin, nakakuha ng idea, gayto ganyan. Hanggang sa kumuha ko ng passport ko, dahil sabi ng tito ko, nung tito ko na kukunin niya raw ako doon sa may Saudi, hindi naman natuloy. Hanggang sa yung mga kasamahan ko dito, nag-apply dito sa UAE, napasama ako. Pero, mga ka-sugar, baka akala nyo, first time kong pumunta sa abroad, hindi ko. Sa company namin, sa BFG na pinasukan ko, pinapadala kami sa China. Bali na punta rin ako sa China, mga ka-sugar. Masarap din yung lugar ng China, maganda rin. Kung akala nyo lang, kung makapunta ka ng China, sabi nyo napakaganda rin ng China para mga ka-sugar. Kasi hindi rin magugulo yung mga Chinese. Talagang kung alam nyo lang mga ka-sugar, mababait din yung mga Chinese. So gagawin natin mga ka-sugar, pupunta tayo dun. Ayun, mga ka-sugar, lumipat ako ng pwesto. Ayan ah. Ayan, mga bahay ng mga local dito. Mga local ng Emirati. Mga Emirati yan mga ka-sugar. So ang likod lang nito mga ka-sugar, mga factory. Ayan. Ayan ang lugar namin mga ka-sugar. Ayan, disyerto mga ka-sugar. Ganyan ang lugar ang disyerto mga ka-sugar. Kung nakikita nyo yung mga ka-sugar, nagtataka kayo kung ano yung bakal niya na may plastic sa ibabaw niya. Ayan mga ka-sugar, sa palatandaan po ng kuryente yan, wire. So, ang wire po dito mga ka-sugar, nakabaon po sa ilalim ng lupa. Wala po kayo makikita na may puste dito na nakasabit yung wire, hindi ho. Ayan o, nakikita nyo. Tignan nyo po yun o mga ka-sugar, para maniwala kayo. Ayan. Bali, ayan po puste ng ilaw. Ayan mga yan o, puste ng ilaw yan. Pero wala kayong makikita na nakasabit-sabit yung mga wire nyan. Hindi kaya sa Pilipinas sa atin na yung mga wire nakasabit-sabit dyan. Ganun diba? Dito po sa UAE mga ka-sugar, nakabuon po sa ilalim ng lupa. Ayan o, yan po mga ka-sugar. Nakikita nyo yan. Yung gumagalaw-galaw na yan. Ayan. Mga ka-sugar, alam nyo mga ka-sugar, sa ngayon, wala pa kayo nakikita ng mga tao dyan na naglalakad, may mga sasakyan. Pero, sabi ko sa inyo mga ka-sugar, pagkatapos nitong taglito at malamig, ang dami pong mga nag-iihaw dyan. Na mga Imarat, kanya nag-iihaw. Ayun, mga camel doon mga ka-sugar, malayo lang oh. Ayun, zoom natin. Ayan, nakikita nyo ba yan mga ka-sugar? Yan oh. Yan, camel yan mga ka-sugar. Hindi po baka yan, camel po yan mga ka-sugar. Ayan. Kita nyo mga ka-sugar yan o. Dami po nila mga ka-sugar. Ayan o. Magulo yung video natin o. Ayan. Ayan mga ka-sugar, camel po yan. Bali yung nagbabantay po sa kanila mga ka-sugar, babalikan na lang po yun ng ano yan, mga bandang alas 7 ng gabi. Babalikan na sila. Alam niyo ba mga ka-sugar na nakakatakot din dito sa disyerto hindi rin basta-basta pupunta ka lang dito ganyan, matutulog kayo, magti-trip kayo dito na ano. Gawa nga ng mga ka-sugar na ano, nakakatakot dyan yung may mga scorpion saka yung mga aas dito mga ka-sugar, maliliit lang pero makamandag talaga siya at saka ano, saka gawa nga nung hindi mo basta-basta makikita dahil yung aas dito mga ka-sugar bumabaon sa ilalim ng lupa, talagang nakatago sa ilalim ng lupa. Pag inapakan mo yung area na yun, malamang pag kinagat ka niya at hindi ka nakasapatos, Diyos ko po, hindi ka na may tatakbo sa hospital, mamatay ka na. Saka ang dami po yung scorpion dyan mga ka-sugar, nakakatakot din.
Yan. Sa akin, nung naalala ko mga ka-sugar, tuwan-tuwa ako nun, pamunta ako dito. Sabi ko, sa isip ko, ah, ano kaya tsura ng disyerto? Sabi ko ganun. Tagantuan-tuwa ako nun. Sabi ng mga kasama ko, eh, siyempre lupa lang din, pero iba. Iba yung lupa dito mga ka-sugar. Iba yung ano ng disyerto. Yan mga ka-sugar. So, nagtataka kayo bakit nakaganito ako, nakabase ako. Kasi mga ka-sugar, pag lumabas ka doon sa tinatrabaho namin na hindi ka nakabase, eh, hindi ka papasukin. Kailangan nakabase ka. Yan yung nagbasa ko. Nakabase siya dahil gawa nga ng pag hindi siya nakabase, eh, huliin siya. Ang ganda ng mga ka-sugar, oh. Dami rin kasi nakatira dito mga ka-sugar. Yan, oh. May building dyan. Dami rin. So ito mga ka-sugar, papuntang ano yan, city. Saka yung bundok na yun, kung nakikita nyo mga ka-sugar, yan. Yung bundok na yan, na medyo natatabunan ng ano, liwanag. Ayan pong bundok na nakikita nyo mga ka-sugar, Uman po yan, Uman. Uman, dyan po. Bali, malapit lang po yung Uman dito. Pagitan na nila dito, talagang bakod lang ang pagitan nila. May camel dun, kung nakikita nyo mga ka-sugar, oh. Yan, camel yan. Yan, camel mga ka-sugar. So yan, may mga ibang lahi na nag-ano. May mga nag-scooter na ibang lahi. Yan. Layo po yung mga ka-sugar. So pasinsya na kayo mga ka-sugar kung yun lang mapapakita kong vlog natin. Dahil gusto ko lang makita yung... Gusto ko lang makita nyo ang lugar namin dito sa ibang bansa. Sa UAE. Na... sa mga ka-sugar natin diyan na hindi pa nakakita ng disyerto. Kung ano itsura ng disyerto, kagaya ko na nangarap din ako na makita ang disyerto. Pero ngayon nakita ko na. Kasi sa totoo lang mga ka-sugar, dalawang pangarap ko na natupad. Dati pangarap ko na paano kayang pakiramdam na nasa lugar ka ng malamig at umuulan ng snow. 'Yun, naranasan ko 'yan, nasa China kami. Sa totoo lang mga ka-sugar, napunta ko ng Changchun, China. Doon talaga mga ka-sugar ako nang sasabi ko ng totoo. Promise, sa loob ng isang taon kami dumikit. Isang linggo lang ang tinagal ng init, puro lamig. Sa China ay sobra. Sabi ko sa inyo mga ka-sugar, naka-short na ako, naka jogging pants ako ng dalawa, naka-pantalon pa ako, tapos medyas ko limang patong. Napakalamig. Sobrang lakas ng heater na namin, bali wala mga ka-sugar, dahil umuulan ng snow ganun. Hindi rin pala maganda ang malamig na lugar mga ka-sugar kung alam niyo lang. At dito na magtatapos ang ating vlog ngayong araw to mga ka-sugar. Salamat po sa panonood at welcome po kayo sa aking channel mga ka-sugar. Huwag na huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at share po ang ating video. So nakita niyo na po mga ka-sugar. Mga ka-sugar, kita niyo na po lol ba? Ano na? Abroad na. Salamat mga ka-sugar. Bye bye sa susunod na video ulit. Salamat.